mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. So nasa part 2 tayo ng ating tax basis financial statement. Nasa introduction tayo ng tax basis financial statement, at yung mga hindi pa ho nakapanood ng part 1 natin, please umpisahan niyo muna sa part 1. Medyo mahaba-haba, less than 60 minutes. Ituloy ho natin yung ating pag-aaral at nasa ano na ho tayo? Pinag-aaralan ho natin eh yung Revenue Regulations number 7-2007, at ang pinag-uusapan ay yun hong ano ba ang content ng isang tax basis o component ng isang tax components, marami, ng isang tax basis financial statement. Ayan. So ito po yung rule ng BIR. Ibig sabihin ho ng rule, ito ho yung pamantayan na dapat sundin ng all internal revenue officer. Ayan, lahat ho ng mga opisyales ng BIR and others concerned. Tayo ho yun. So dito ho, sa second paragraph, mapapansin nyo, account prescribed in the report required and other regulatory agency. Huwag nyo na hong pansinin yung SEC, BSP, IC. Ang suggestion ko nga sa inyo, huwag nyo hong i-mix ang iba't ibang klase ng batas. Ha? Okay lang kung kakain kayo, i-mix nyo yung mga gulay, kaya na another gulay, sa i-mix nyo yung isda, sa manok. Ang kalalabasan eh, pwede pa rin kainin. Kahit ang tingin mo, ikanin baboy na, di ba? So, pag ginawa nyo ho yan sa batas, at the end of the day kayo kawawa, kapag minix nyo yung rule ng SEC, minix nyo yung rule ng BSP, at saka minix nyo yung rule ng BIR o yung Insurance Commission sa isang bowl. Kanin baboy yan, sir. Kanin baboy. Kanin baboy. Hindi nyo makakain yan. Hindi nyo maiintindihan. Okay? So, ang suggestion ko, kung gagawa kayo ng financial statement at ang humihingi ng financial statement ay ang Bureau of Internal Revenue, gumawa ka ng financial statement na pang BIR. Diba? Kung ang nangihingi ay Security and Exchange Commission, gumawa ka ng financial statement pang Security and Exchange Commission. Pasasalamatan ka nila, mga bossing. Ha? Sa mga bangko naman, kung gagawa kayo ng financial statement na pang bangko, eh, gumamit kayo ng rule ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Why? Why? Because madali nilang maiintindihan yung financial statement. Okay? Madali nilang mahihimay. Kesa, pagsasamahin mo, oh, ito yung isang bowl, dagdag mo rito yung income statement ng pang BIR, yung income statement pang SEC, yung income statement ng Insurance Commission, yung income statement ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung income statement ng Philippine Economic Zone Authority, edi chapsoy. At the end, kawawa ang taxpayer. Why? Ang kadalasan yan eh, huge. Ha? Napakalaki na deficiency tax assessment. So, wag nyo hong sundin, okay, itong sinasabi rito. Kasi ito ho ay contrary sa law ng Pilipinas. Sabi rin dito, pag ikaw naman ay individual taxpayer, gumamit ka niyan. O kita mo katarantaduhan, individual ka pagagamitin ka ng accounting title pang corporation. Individual taxpayer pa, gagamit ka ng accounting title pang bangko. Individual taxpayer ka, gagamit ka ng accounting title pang insurance. Nasaan yung katinuan ng kaisipan? Di ba wala? Okay. Since ito po, itong recommendation na to ay contrary sa batas natin, ito po ang sabi ng ating new civil code. Ayan. Ayan po ah. Ang kaganda, alam mo, ganda-ganda ng batas natin eh. Oh. Effects and application of the law. Preliminary title. An act to ordain and institute the new civil code of the Philippines. So, ayan, linaw-linaw.
accounting po, ang financial statement na pinagagawa sa atin, yan po. Yan po dapat ang makikita nyo. So, yung mga CPA, yung mga bookkeeper na hindi marunong gumawa nito, tanggalin nyo na. Parang awa nyo na sa sarili ninyo. Parang awa nyo na sa mga pamilya ng empleyado ninyo. Parang awa nyo na sa pamilya nyo. Magdudulot ng masamang epekto. Parang typhoon Ondoy yan. Parang typhoon Yolanda yan. Magdudulot ng matinding kapinsalaan sa inyong buhay at hanap buhay yung mga accountants, yung mga bookkeepers, yung mga lawyers, yung mga CPAs na hindi sumusunod sa tax code. Ha? Sumunod po tayo sa tax code. So, ito po ang susundin po ninyo. Napakasimple lang. Ayan, o. So, ito naman po yung coverage ng financial statement. Mapapansin nyo, anim. A, balance sheet. B, income statement. C, ayan. D, E. Dalawa yung E. Dapat F to. Dapat F. Okay. Sabi dito, ito maganda. The submission of the above statements is mandatory even there is no income, retained earning, etc. O therefore, anong gagawin ko dyan, sir? Hindi ko naiintindihan yan. Huwag kang mag-alala. Ibig sabihin, gumawa ka ng isang, i-type mo lang yung mga statement o component niyan, lagay mo lang zero. I-file mo. Yun ang hinihingi eh. Sabi, pag hindi ka nag-file, may penalty. So, lagay mo lahat ng zero. Ganun lang ha. Tuturuan ko kayo ng tax accounting. Walang problema yung mga bossing ko. Okay. So, sabi dito, all the financial statements filed with the company, etc., etc., shall show the comparative figures of current year and previous year. Thus, the financial statements with no required audit certificate as enunciated in Section 232 of the Tax Code of 1997 as amended need not be presented in comparative format. Okay. Moreover, it is the responsibility of the taxpayer to reflect in its book of accounts, that is, general, subsidiary, ledger, and journals, and adopted, accepted year-end adjusting entries made corollary to the preparation and filing of its audited financial statements and annual income tax returns. Correspondingly, all the necessary working papers prepared by the taxpayer, pertinent to the year-end adjustment shall nevertheless be made available to the investigating officers of the Bureau upon audit and or verification. Iwanagin ko, bossing. Very, very... So, ito po yung sa section, sa Revenue Regulation 7-2007. Pag-usapan naman natin yung Revenue Regulation na tungkol naman sa, ayan, ito ho yung adjustment. Doon ho, additional requirement daw ho ito para ho sa financial statement. Ayan. Kailangan natin maliwanagan ito eh.
additional compliance requirements of concerned taxpayer in the light of mandatory adoption of the Philippine Financial Reporting Standards in recording. Ibig sabihin ho, recording, ha? Susulat mo si libro, recording. And presenting business transactions and result of operations. Okay. The Philippines has adopted the International Financial Reporting Standards as the Philippine Financial Reporting Standards. That should be observed by, sino mag-observe? Big corporate taxpayers. Therefore, lumabas na yung katotohanan na ang Philippine Financial Reporting Standards, ay nakasulat dyan eh. Ulitin ko nga. Yung Philippine, ayan, yun daw, Philippine Financial Reporting Standard, that should be observed by big corporate taxpayer in the recording of their business transactions and preparation of financial statement starting year 2005. So, maliwanag, bossing, ang pinagagamit lang ng SEC mismo, ng SEC ay yung big corporations. So, may definition siguro yung big corporation, pupunta tayo sa SEC, yung siguro yung mga merong asset na hundreds of millions or 50 million and above. Ah, big corporation. So kung ikaw naman wala kang asset, katulad ni Mr. Maestro, 49 million lang. Yabang, yabang. hindi totoo 'yung sinabi ko. Wala ho akong ganoon. Mahirap lang po tayo, kasi common tao lang ho tayo, nagko-commute sa araw-araw. Okay? Ngayon, yabang. Minsan naman papatawa naman ako. So, hindi ho tayo big corporations. Individual na ako eh. Paano ako magiging big corporations? Oh, di ba? Individual ako eh. So, hindi para sa akin ang Philippine Financial Reporting Standard. Maliwanag ko dito sa binasa natin na ang Philippine Financial Reporting Standard ay nire-require ng ating butihing Security and Exchange Commission sa big corporation. Sir, sandali. Ako ho, micro. Hindi ka kasama. Ako ho, so, small entity. Hindi ka rin kasama. Eh, ako ho, medium. Hindi ka kasama. Ang sabi, big. Okay, yun yung large taxpayer siguro. Kasama doon. Kasi hindi ko rin alam kung ano yung asset component ng large corporation. Kaya nanguhula ako. So, maliwanag na po. Ha? Mayroon hong mga ibang sektor na niloloko ho ang mga taxpayer. Lalo na yung maliliit. Kinig ho kayo sa batas. Unang-una, wag ho kayo maniwala sa akin. Wag! Okay? Maniwala ho kayo sa batas. Dahil ang batas ay hindi magsisinungaling sa inyo. At hindi kayo pagkakaperahan ng batas. Maniwanag yan. So, sabi dito, ayan. Under the IFRS, the recording and the recognition of business transaction for financial accounting purposes in majority of situation differ from the application of tax rules on the same transaction resulting to disparity of reports for financial accounting vis-a-vis tax accounting. Inamin na mayroon hong big difference. Sabi nga, disparity. Pag hindi pagkakahalintulad, magkaiba. O, di ba? Siyempre, yung magkapatid ako, kapatid ko si Wilfredo, ako si Emilino. Eh, kahit kami magkapatid, mag-iba pa rin ang itsura namin sa isa't isa. Meron kaming separate and distinction from one another. Ganon din ho yung financial accounting at saka yung tax accounting. Maaaring magkapatid sila. Pero, mag-iba pa rin ang identity ng tax accounting at ang identity
ng financial accounting. Kaya nga, meron disparity. Diba? Maaring pareha sa apelido, maestro. Ah, pero sa first name, nagkaiba. Disparity. Okay. So, ganun. Sabi dito, may disparity. O, ako, individual taxpayer. Bibili ba ako ng services ng isang accountant? O, bibili ba ako ng isang services? Isang services ba? Tapos, plural. Isang service. Isang service ng bookkeeper. Isang service ng isang accountant na hindi ko naman magagamit. Ha? Ang requirement, bumili ka ng panyong kulay pula kasi sasabit sa ulo mo. Sasayaw ka. Pula ang kailangan. Binili mo brown. Ha? Kailangan ba yung brown? Hindi. So, gumastos ka sa pagbili ng brown na panyo na hindi naman kailangan. Ganun din ho yung Philippine Financial Reporting Standard. Bumili ka ng isang bagay na hindi mo pwedeng gamitin at walang gamit sa iyo. Ha? So, kayong mga individual taxpayers, tulad ko, hindi po natin kailangan sa buhay natin ang Philippine Financial Reporting Standard. Okay? Kung inuutusan ka ng BIR, gumamit ka ng Philippine Financial Reporting Standard, huwag ho kayong sumunod. Kasi meron ho tayong batas na sinasabi, acts executed against mandatory and prohibitory law are void. Administrative rules contrary to our laws are void. O, bakit mo susundin yung isang void? Diba? Bakit ka susunod sa isang void? Ipinagbabawal, hindi inire-require. Sabihin na natin, hindi pinagbabawal. Hindi ka pinabibili. Kanya kaganda batas natin, mga bossing ko. Hindi ka pinabibili. O sige, bumili ka kung gusto mo. Di bawal yan eh, pwede kang bumili. Pero hindi namin ginagamit yan. At pag ginamit mo, pwede ka namin i-audit dahil hindi ka sumunod sa gusto namin. Ano yung gusto namin? Yun yung tax code. Yun yung tax accounting. So therefore, gumamit ka niyan, mas malaki ang tax na babayaran mo. Ganun kasimple. Pero pag gumamit ka ng tax code o tax accounting, maliit ang babayaran mo. Ayan. May ganun hong Supreme Court decision na i-discuss ko sa inyo. Pagpatuloyin ho natin yung pag-aaral natin. Sabi dito, hence, there is a need to reconcile the disparity in a systematic and clear manner to avoid irritants between taxpayer and the tax enforcer. Kita mo katarantaduhan. Pag gumamit ka ng financial statement, magkakaroon daw ng irritation between yung revenue officer tsaka yung taxpayer. Irritation eh. Diba? Iniinit. Why? Because mayroong hindi pagkakaunawaan. There is a misunderstanding. Ngayon, pwede ba natanggalin na lang natin yung Philippine Financial Reporting Standard at lahat na lang tayong Pilipino gumamit ng tax accounting? Magkakaroon ba ng irritation? Ha? Sabi, mayroong irritation. Ma-avoid lang daw ang irritation kung ikaw magre-reconcile. Ang talino mo, sir. Ako nga eh. CPA ako eh. Diba? Nahirapan ako mag-reconcile ng Philippine Financial Reporting Standard at tax code. Dalawang magkaibang bagay pag-aaralan ko. Gagamitin ko yung isa. Ha? Hindi ko naiintindihan. Gagamitin ko yung isa. Hindi ko rin naiintindihan pa kasi re-reconcile ko. Ang talino ko. So, hindi wise. Isang kabaliwan, isang katarantaduhan, nagagamit ka ng dalawang bagay na pupukpok mo pareho sa ulo mo para magkabukol ka. Diba? Di ganun. E di gagamit na lang ako ng tax code forever. Wala pa ako i-re-reconcile. Uy, pwede ba yun? Pwede. Yun ang sinasabi ng batas natin eh. So, kung tax code ang ginamit mo, wala ka nang i-reconcile, nakatipid ka ngayon ng professional fee ng mga incompetent na CPAs, incompetent na bookkeeper, incompetent na accountant, o din laki ng pera mo. Tapos, tama pa, wala ka pang irritation sa BIR, yung sa mga revenue officer. Why? Naiintindihan nila
yung iyong ginawa na financial statement kasi tax basis niya. Ay naku, tuturuan ko kayo, sir. Bossing ko. Ang dami kong na-meet na mga, ano, na mga BIR official. Tuwan-tuwa sila, sir. Pag umamit yung ano, yung taxpayer ng PFRS, tuwan-tuwa sila, sir. Tuwan-tuwa. 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 Kasi, bobo ka eh. Bobo ka, baliw ka pa. Sinabi na nga rito na may disparity. Pinilit mo pa. Diba? Sinabi na nga rito nagkakaroon ng irritation. Irritation, sir. Actually, irritation mo. Sa bulsa mo. Yun ang nangyayari. Pag may irritation, wawa ka, bossing. Ah, hindi ako nangaasar dito. Sinasabi ko lang yung totoo. Ah, yan ang lagi. Nagkakapera din ako, sir. Ah, binabayaran ako. Diba? Era. Tuturo. Yung kayo mga accountants, ha? Huwag naman kayo sasamaan loob sa akin. May panahon pa para magbago. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Okay. So, ngayon, tuloy natin ang pagbabasa. Accordingly, concerned taxpayer are hereby mandated to maintain books and records that would reflect reconciling items between financial statement figures and the data with those reflected presented in the filed income tax return. Di ba na pag-aralan natin doon sa part 1, ah, pwede namang wala ka ng reconciliation. Okay? Pwede namang wala ka ng reconciling books of accounts. So, umpisa pa lang, sinabi mo na sa SEC kung corporation ka o partnership ka, gagamit ako ng tax basis financial statement. Pwede bang hindi na? Hindi pwede, sasabihin sa'yo ng SEC. Bawal po yun, sir. Pag ginanyan ho kayo ng SEC, lumapit ho kayo sa akin, magpa-file ho tayo ng mandamus or certiorari sa regional trial court. Yun ho, alam ko. Para kasuhan ho natin yung mga tagas SEC na yan na lumalabag ho sa batas. Ayan. So, lumapit lang ho kayo sa akin kung kailangan ninyo ng tulong ko bilang yung tax specialista. Paano gumawa, sir, ng tax basis financial statement? Ayan. Kung gagawa ho kayo ng tax basis financial statement, meron ho tayong scholarship problem. Scholarship aking munting palabas. Okay. So, balik na tayo sa pinag-aaralan natin dito. Sabi rito, the recording and presentation of the reconciling items in the book, in such books and records, shall be done in such a manner that would facilitate, ito matindi, that would facilitate the understanding
18 din ito eh. The understanding by the examiner auditors of the Bureau of Internal Revenue tasked to undertake audit investigation functions. So, bossing, mga bossing ko, huwag nyo nang pahirapan ng sarili nyo. Okay? Gumamit na ho kayo ng tax basis financial statement kasi mas magastos ho. Parang, sir, saan ho kayo pupunta? Ah, pupunta ho ako ng Quiapo. O sige, pumunta ka muna ng tawag nito, Divisoria. Tapos bumalik ka ng Quiapo. Anong gagawin ko sa Divisoria? Gumamit ka ng jeep papuntang Divisoria bago ka pumunta ng Quiapo. Eh, pwede naman akong pumunta ng Quiapo diretso na hindi ako pupunta ng Divisoria. Eh, yun ang gusto ko eh. Sino may gusto? Eh, yung BIR. Huwag kang sumunod. Ba't magastos eh. Mamamasahe ka ng papuntang Divisoria. Ha? Mula sa iyo, pupunta ka ng Divisoria. Tapos, pang Divisoria, sasakay ka ng jeep, papuntang Quiapo. Eh, ilan ang gastos mo? Dalawa. Eh, pwede ka bang mula sa inyo, diretso ng Quiapo? Pwede. O, ilang gastos mo? O, isa lang. Ha? Ganun yung gustong gawin eh. Pagkatapos na gumastos ka, o mag-reconcile ka, o another gastos, pangatlong gastos mo. Divisoria, Quiapo, reconciliation. Tatlo. Tatlong gastos. Samantala, o Quiapo lang, diretso, may reconciliation? Wala. O, di wala kang gastos, isa lang. Isipin ninyo, bossing, huwag kayong sunod ng sunod. Huwag kayong sunod ng sunod kahit galing sa SEC yan, galing sa BIR yan, ang dapat nyong gawin lagi ninyo. Ah, ito sabi ng batas natin eh. I-reconcile daw ninyo yung ginagawa ng mga nautusang magpa... Ayan, nasabi ng batas eh. Ayan, no? Sabing ganun, wala. Basta-basta sa mga executive officials natin, yung nasa local government, nandiyan dyan ho sa BIR, sa SEC, sa Bangko Sentral, wag ho basta-basta kayo maniwala. Check nyo muna sa batas. Ano yung batas natin? Yung po yung Republic Act. Ang Republic Act po natin is the will of the Filipino people. Okay? Eh sila naman eh, Filipino people sila, pero they are few. Okay? Minsan, pinagkakapirahan tayo dahil tatanga-tanga tayo at gagagugago tayo, ha? Iwasan na natin yon. Napakahirap maging isang mangmang. Totoo yan. Ha? Mangmang ka na, pinagkakapirahan ka pa, di ba? So, yung lifestyle ng isang mangmang, ang pinakam-expensive na lifestyle sa buong mundo. Okay? Eh, libre naman. Mabuti nga ngayon, eh. Libre na yung batas, available na sa internet, babasahin na lang. So, pag hindi nyo naintindihan, pagdating sa tax, lapitan nyo ako. Ha, punta kayo sa taxspecialista.discord. Mag-member kayo ng aking community. Maraming taxpayer doon at matitino na bookkeepers, matitinong CPAs, matitinong lawyers, tutulong sa inyo. Ha, hindi nyo kailangan ng malaking pera. Now, okay, so naintindihan na ngayon natin itong sekreto. Ayan, sekreto ng paggawa ng tax basis financial statement at gaano kalaki yung matitipid mo pag gumamit ka ng tax basis financial statement. At kagandahan nito, baka maging kaibigan nyo pa yung BIR. Bakit? Hindi na sila nahihirapang mag-reconcile. Ha? At wala ka ng deficiency assessment kasi wala nang re-reconcile eh. Okay, ano ba to? So, ito yung chart of account natin, katulad ng sinabi ko sa inyo. Gamitin nyo itong chart of account na nasa BIR form. Ayan. Yan po yung mga chart of account na ginagamit ko rin. So, gamitin nyo na. Lalong-lalo na itong version 2018 kasi train law ho yan. Ayan. So, ini-invite ko kayo uli na maging scholar ko. Kausapin nyo lang si Emilio dahil sa uraw ang gusto niyang hawakan to. So, marami hong salamat sa mga nasinood, nanuri, at nag-share, nag-distribute nitong video ito sa mas maraming tao. Saludo po ako sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Iniimbitahan ko ho kayo na maging scholar ko
At meron ho kayong dapat gawin, pumili lang ho kayo kung anong gusto nyong maging pagdating ng panahon. Pwede ho kayong maging BIR Letter of Authority Specialista. Ahawak ho kayo ng kaso na related o sa Letter of Authority. Yan lang ho. So, yung kabuuan ng bawat kurso, kasi kurso dito yung ipakikita ko, may pitong kurso rito, ay ilalathala ko sa ayan, tax, yan ho, sa tax specialista Discord. Diyan ko, yun ko i-announce yung aking mga plataforma para ho kayong maging scholar ko. Ibig sabihin ng scholar, wala ho kayong babayaran. Wala kayong babayaran, hindi ho kayong maglalabas ni piso. Wala na akong 5 eh. Piso, wala kayong babayaran. So, pwede ho kayong humawak ng kaso at pwede ho kayong kumita sa paghawak ng kaso. Marami hong opportunity pagdating sa taxes at o sa taxation at gusto ko ho kayo na makaharvest nito. Huwag nyo na pagdaanan yung pinagdaanan kong kahirapan, kaputikan, ayan. Ayoko na, huwag na kayong magdaan sa kangkungan. Dagdaan na kayo sa patag na daanan, sementado o espaltado. Ayan. So, isa ho ito, yung letter of authority. Isang magandang hanap buhay. At meron pa akong pangalawa. Ito hong subpoena duces tecum. Pwede ho rin kayo maghanap buhay, maging espesyalidad sa subpoena duces tecum. Okay? Nahihiya ako, sir. Paano akong mag-uumpisa? O, di mag-partner muna tayo. Maging specialista kita. O, pagawa kang ganito ng t-shirt. Pagawa ako dyan sa may landmark. Nag-advertise pa ako. Pwede, wala namang problema. Hindi naman ito exclusive sa akin, di ba? Pero tax specialista, ginagamit ko yan, matagal na. Okay, problema, maniniwala ba sa yung tao kung tax specialista ka? So, pumasok ka sa akin, mag-partner muna tayo, training kita, maging mentor mo ko. Walang problema, pag-atian natin yung kikitain. Siyempre, sa umpisa, pag ikaw umpisa, siyempre, i-charge mo yan. Kinakabahan ako, okay ba yung 5,000? Okay yon. Hanggang saan yung 5,000 mo? Hanggang saan yung 20 pesos mo? Ganun yun. Pero pag lumapit ka sa akin, pwede tayo mag-charge ng 100,000, 200,000, o kung ibibigyan kita ng 50,000. Okay ba sa yun? O, isang beses ka lang nagtrabaho, 50,000 ka, o, pwede nang yung 50,000 mo humaba, magamit mo ng 5 buwan, di ba? Kaya sa 5,000, saan makakarating ang 5,000 mo? So, subpoena duces tecum, i-explain ko yan, isa-isa. Gagawa ko ng video, i-explain ko bawat kurso. So, dalawa na yung kurso natin. So, yung pangatlo is yung ayan, DOJ subpoena. Marami kasing kinakasuhan ng BIR sa Department of Justice. Paano ang tamang behavior at ano yung gagawin mo pag nasa Department of Justice ka? Tuturo ko ho sa inyo yan. Huwag ho kayong mag-alala, may mga lawyers ho tayong kasama. May lawyer tayong nagtuturo sa UP Law Center. May mga lawyers tayong nag-graduate ng UP. Ang gagaling, okay? So, sumama kayo sa akin at makikilala nyo sila, okay? So, yung pangatlong kurso natin yan, at pang-apat nating kurso ay yung pong assessment, ayan. Pwede ho kayong maging assessing BIR assessment. Imbis na kayo ang ina-assess ng BIR, kayo yung mag-a-assess. Isa ho sa mga negosyo na pwede nyong pasukin. Kasi ang tao, pagkahawak ng BIR assessment, takot ka agad. Hindi, huwag ka matakot. Okay? Tingnan mo yung assessment. Tingnan mo kung may basis. Ayan. Ituturo ko yan sa inyo. Lahat yan. Wala ako itatago. At yan ho ay pwede nyong ulit-ulitin kasi ilalagay ko yan sa aking kataxpayer.com. Ayan. Pang lima. Pwede ho kayong maging bookkeeper. Ayan. Ayan po. Kasi ang gusto kong tawagin, book entry making, tax bookkeeping. Kasi pag tinabi nating bookkeeper sa Pilipinas, yun yung walang laman ng ginagawa. Walang laman yung libro. Tanggap lang tanggap ng professional fee. Pero yung libro, hindi nilalamanan. Ayan. Walang laman. Okay? Kaya tax bookkeeping, book entry making. Talagang nagsusulat tayo. At kagandahan nito, mga bossing ko, ay yung paggawa nyo ng entry sa libro, hindi na ho mano-mano. Meron na ho tayong computerized books of accounts
with electronic invoicing na in accordance with trained law, okay, yung pinirmahan ni Presidente Duterte, aprobado na ho ng BIR yan, kailangan lang matutunan ninyo yung tax bookkeeping. Ha? Paano ang pag-paprocess ng tax bookkeeping? From value-added tax, withholding tax, and ang final ay income tax. So, meron na ho tayong lima. So, yung panganim, BIR form reviewer. Ayan. Siyempre, pag ipinail mo yan sa BIR, dapat ipa-review mo yung iyong BIR form. Oo. So, maraming tao, kama kaya yan yung papail ko sa BIR? May ka ba? So, kung maturuan ko kayo paano i-review yung BIR form, per line item, nakakasigurado kayong ipa-file mo sa BIR. Hindi mali. Okay? Hindi kulang. Okay? So, yun ho yung pang-anim. At ang pampituho natin, ayan, yung paggawa ng tax basis financial statement. Bihira ho sa Pilipinas yung hong nakagagawa ng tax basis. Okay? Ang ginagawa ho nila, yung common, ha? Mga CPA, pipirma, 5,000. Walang audit-audit yun. Kasi walang liability. Okay? Ang may liability, yung taxpayer, yung pinirmahan nila after 3 months, ayan na, may assessment na. Million-million. Nanginginig na yung mga taxpayer na uospital. Daig pa yung merong... daig pa yung na-virus. So, iwasan natin yon. Mahalin natin ang mga taxpayer, paglingkuran natin ng tama at tapat. Ayan. So, paano ako sa mga kasali dyan, Sir Bossing? Ayan. Yung pang video na gagawin ko para sa 7 topic na yan ay makukuha nyo sa kataxpayer.com at si Emilio Marie Maestro ang may hawak niyan. To join, ayan, pupunta ko kayo sa Tax Specialista Discord. Okay. Tapos, anong gagawin ko? Ayan. Meron ho akong apps, ang pangalan ay Konsulta. Kapag naturuan ko ho kayo ng tama ang COP, ibebenta ko ho kayo as a hotcake, as a samalamig, as puto, kutsinta. Ilalako ko kayo sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Kasi nakakalat ang mga Pilipino sa buong mundo eh. So meron ho tayong apps na sa cellphone ho yan. Apps. Konsulta app ang gagamitin ho natin. At pag may tumawag ho sa inyo, definitely meron hong papasok na pera sa bangko nyo because sinagot nyo yung tawag. At na bigyan nyo ng peace of mind o ng answer yung may problema sa tax. Konsulta. So, pag naaprubahan na po ng Union Bank yung aming partnership para ho yung pera papasok sa Union Bank, papasok sa account nyo, yan po ay a-upload na ho sa Android at saka sa iOS, sa Apple. Okay? So, at para ho kayong makasali, ayan. Ito po ay kailangan nyong i-type sa inyong browser, itong kulay dilaw na yan, at papasok ko kayo dito sa Tax Specialista Discord at kayo po ay masasama sa aking mga member ng aking community, tax community ho kasi siya. Tax Specialista ang pangalan ho ng community natin because whether taxpayer ka, nagpa-practice ka o hindi, ikaw ay nagtuturo o hindi, ikaw ho ay isang dapat maging isang tax specialista. Hanggang sa muli. Pagpalain sana kayo ng poong may kapal, mga taxpayer kong minamahal, mga taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. For life!